Bismillahirrahmanirrahim. Salatu salamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang sumunod na katanungan na tinugon ni Sheikh Rahimahullah sa kanyang koleksyon ng mga fatawa, ang fiqhul ibadat. Ang katanungan, Fadilatu Sheikh, mahukmu siyami Shahr Ramadan. Minamahal namin Sheikh, ano ang hatol sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan? At ito ay tinugon ni Sheikh Rahimahullah sa pagsasabing, siyami Shahr Ramadan, pardun binasil kitab was sunnah. Ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay obligado ayon sa mga nakatala sa Quran at sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ijma'ul muslimin, at gayon din nga sa ijma ng mga muslim, nang ibig sabihin dito ang kasunduan ng mga muslim o pagkakaisa ng mga muslim na ito nga ay obligado, lalong-lalo na sa pagkilala ng ating mga ulama ng relihiyon na ito, ng mga pantas ng relihiyon na ito. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang maluwalhati at kataas-taasan, sinabi niya, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba alalladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. O mga nanampalataya, itinakda sa inyo ang pag-aayuno katulad ng kung paano ito itinalaga sa mga nauna sa inyo upang kayo nawa ay magkaroon ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na dito ay tinukoy ni Allah subhanahu wa ta'ala ang obligasyon ng mananampalataya na mag-ayuno, at tinukoy din ni Allah subhanahu wa ta'ala ang isa sa mga hikma o karunungan sa likod ng pag-aayuno, at ito ay upang mabuo sa mananampalataya ang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi upang magpakagutom, magpenitensya o pahirapan ng kanyang sarili. Ito ay para magkamit ng kabanalan na siya ay gumagawa ng isang gawaing pagsamba na si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang tunay na nakakakita kung siya ba ay tumutupad dito o hindi. At meron pang isang aya, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang buwan ng Ramadan ay ang buwan na kung kailan ay ipinababa ang Quran na gabay para sa mga tao at patnubay tungo sa gabay at pamantayan sa pagitan ng tama at mali. Kaya sino man sa inyo ang makasaksi sa buwan na ito ay pag-ayunuhan ang buwan na ito. Ang ibig sabihin dito ng makasaksi, siya ay aabutan ng buwan na ito na siya ay buhay, siya ay may kakayanan na mag-ayuno, siya ay malusog at wala siyang anumang bagay na taglay na magbabawal sa kanya na mag-ayuno o magiging dahilan upang maging mahirap para sa kanyang pag-ayuno, katulad ng malubhang sakit at sa iba't iba pang mga kadahilanan katulad ng paglalakbay, maaari siya mapaumanhinan na hindi siya mag-ayuno sa mga araw ng kanyang paglalakbay, kahit pa sa panahon natin ngayon na alhamdulillah ay pinadali ang paglalakbay sa pamagitan ng mga sasakyan na komportable at air-conditioned. At ganyan din naman sa kababaihan, hindi sila mag-aayuno sa mga panahon na sila ay may buwan ng dalaw. Ito ay ipinagbabawal sa kanila. Ganyan din sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Buni al-Islam ala khams, shahadati an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah, wa ikamis salah, wa ita'iz zakah, wa sawmi Ramadan, wa hijjal bayti al-haram. Na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itinatag ang Islam sa limang haligi, ang pagsaksi na walang Diyos na marapat sambahin, di man kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang unang haligi. Pangalawang pagtataguyod ng salah, pangalawang haligi. Pangatlong haligi, ang pagbabayad ng zakah. Pang-apat ay ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, at ang panglima ay ang Hajj sa Baytullahi al-Haram, ang bahay ni Allah na banal. Na dito tinawag ang Kaaba, ang Makkah o ang Haram bilang Baytullah o bahay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit ito ay hindi sa literal na kahulugan na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nakatira rito, bagkus ito ay nagbibigay ng implikasyon na ang Kaaba ay bahay na hinirang at pinahalagahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, kaya ito ay naging Baytullah. At ang salitang haram dito, haram ibig sabihin sagrado o banal. At ganyan din sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol dito, Idha ra'aytumuhu fasumu. Na kapag natagpuan daw ninyo ito, lalong-lalo na yaong hilal o yung new moon ng pagsisimula ng buwan ng Ramadan, ay sisimula na ng mga tao ang kanilang
pag-aayuno para sa buwan ng Ramadan sa taon na ito, insha'Allah. Wajma al-Muslimun ala anna siyam Ramadan fard. At ang mga Muslim ay nagkakaisa ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay obligado. Wa annahu ahadu arkanil Islam. At ito ay isa sa mga haligi ng Islam. Faman ankara fardiyatuhu kafar. Sino man daw ang magtakwil o tumanggi sa obligasyon o pagiging obligado ng pag-aayuno, siya ay may tuturing na hindi nanampalataya. At karugtong nito, sinabi ni Sheikh Rahimahullah, illa ay yakuna nasian fi biladin baida la tu'raf fiha ahkamul Islam. Hindi ba na lamang na kung halimbawang ang tao na ito na nagsasalita tungkol sa hindi pagiging obligado ng pag-aayuno, maaring siya ay maumanhinan kung siya ay nakatira sa isang malayong lugar na hindi nakikilala rito ang mga ahkam ng Islam, na hindi sa kanila na ituturo ng maayos ang Islam. Fayu'daru bidhalik, siya nga ay mapapaumanhinan ayon sa sinabi ni Sheikh Rahimahullah, insha'Allah. Pero itong tao na ito na maaring hindi niya talaga lubusang naunawaan ang mga ahkam ng Islam dahil walang nagturo sa kanya, naroon siya sa isang malayong lugar, kung siya ay daratnan ng mga batayan o dalil, meron nang nagturo sa kanya na obligado ang pag-aayuno subalit hindi pa rin siya naniwala rito, saka lamang siya maituturing na hindi mananampalataya. Pero syempre, ang bagay na ito ay binabanggit natin sa programa na ito bilang pangkalahatan na aral ng tao o Muslim na hindi maniniwala na ang pag-aayuno ay obligado ay hindi Muslim. Pero hindi natin ito maaring gagamitin na dalil o batayan para pagsabihan natin ng sino man sa mga Muslim na siya ay hindi Muslim, siya ay kafir o siya ay hindi mananampalataya. Ang mga pagtukoy na ito na specific ay iiwan natin dapat sa mga maalam sa mga pantas ng Islam, at ang ibinabahagi lamang natin ngayon ay ang panganib ng hindi paniniwala na ang pag-aayuno ay obligado at hindi tayo nagtuturo ng sinumang Muslim ay magbibintang sa kanyang kapwa Muslim na ito ay hindi mananampalataya sa kahit na ano pamang bagay, katulad ng pagtalikod sa pag-aayuno, pagtalikod sa sala o ano paman. Anumang sinasambit natin tungkol sa kawalang pananampalataya ng sinumang Muslim dahil sa hindi nila pagkakagawa ng alinman sa mga obligasyon ng mga Muslim, ito ay pagpapabatid lamang at hindi paghahatol. Na dito nga, sinabi ni Sheikh Rahimahullah, waman tarakahu tahawunan ma'al ikrari bifardiyatihi fahuwa ala khatar. Pero yun nga, sino mang hindi nag-aayuno pero naniniwala siya na obligado ito, siya ay nasa mapanganib na kalagayan. Fa inna ba'da ahlil ilm yara annahu kafirun murtad. Bagkos ang iba pa nga sa mga maalam, naniniwala sila na ang Muslim na hindi nag-aayuno pero siya ay naniniwala na ito ay obligado, siya ay may tuturing pa rin na kafir at murtad. At ganito rin ang pananaw ng iba pang mga scholar pagdating sa sala. Ang hindi nagsasala kahit pa naniniwala siya na ito ay obligado, siya ay maaring may turing na rin na kafir o murtad. Pero sa pananaw nga ni Sheikh Rahimahullah, ni Sheikh Al-Uthaymeen Rahimahullah sa usapin na ito, lalong-lalo na sa pag-aayuno, walakin ar-rajih annahu laysa bikafirin murtad. Pero ang pinakamatibay na opinyon o pananaw sa bagay na ito, ang tao na ito ay hindi may tuturing na kafir o murtad kung hindi siya nag-aayuno pero naniniwala siya na obligado ang pag-aayuno. Bal huwa fasikun minal fusak lakinnahu ala khatarin azim. Bagkus ang tao na ito, hindi nga siya kafir pero siya ay kabilang sa mga suwail at siya ay nasa mapanganib na kalagayan. Mapanganib na kalagayan na binigyang diin dito ni Sheikh Rahimahullah. Kaya hindi natin ito maari na babaliwalain o kaya ay mamaliitin. Ito ang pagtalakay natin sa araw na ito. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.